Magandang araw po mga katukan, mga kasabong sa buong mundo. Ito po si Manny Verbano upang maghatid sa inyo ng isang kakaibang kwento tungkol sa isang sabungero na talaga namang makikita po natin ang kanyang pagmamahal sa kanyang sport na pinasukan. Isang batang maliit pa lamang ay namulat na siya sa pagmamahal niya at sa pag-aaruga at pag-aalaga ng mga manok-manabong. Ngayon po, isa na sa kinikilalang mga iniidolo sa industriya ng sabong. At syempre, isa pong napakagaling na businessman kung saan magmula po sa kahirapan ay naiahon niya at nagtagumpay upang maging isa sa mga pinakakikilalang negosyante dito sa ating bansa at sa mundo ng sabong. Panoorin po natin ang napakaganda at very inspiring story ni Engineer Sunny Lagon. Ito po mga katukaan para sa Rated Excellence. Magandang araw po sa inyo lahat. This is Engineer Sunny Lagon, nominee ng Ako Bisaya Party List. Ako po ay lumaki sa Mambusao, Capiz. Yung both of my parents ay taga doon po sa Capiz. At tapos yung father ko naman po ay taga Mindanao. So purely po, lahat po sila ay talaga mga pure Bisaya. Kasi ako pare lumaki ako sa lolo-lola ko. Nung bata pa ako, elementary grade, high school, nasa palayan ako kasi farmer yung lola at saka lolo ko. So, naranasan ko yung hirap ng buhay, pre. Ang alaga ko noon, pare, doon sa probinsya, doon sa lolo ko, kasi lumaki ako, halos ang tatay ko na tinitinan yung lolo ko, at saka yung nanay ko, yung lola ko. Ang alaga ko noon, pare, kalabaw at saka yung manok. Pag early morning yan, maalala ko, 4 or 5 p.m., sumasama na ako sa lolo ko papunta ng mga rice field, no? Alam naman ang trabaho ng tawag dito ng farming. Babalik kami niya ng mga alas 7 ng umaga. Kapakain kami ng kalabaw yung sa grass. Pinapakain niya mga 1 hour. Mag-aararo siya. Nandun dyan lang ako, nakaupo sa, alam mo, sa tabi niya. Alas 7, alas 8, mainit na. Uwi na kami niyan, mag-breakfast. Ayun na yung ano ko naman sa manok. Ay, alam mo naman yung manok noong araw, basta lumalaban, hindi natin alam kung Texas ang tawag nila noong araw niyan. Malit pa ako, sumasama ako sa mga uncle ko sa probinsya, nag-hackpipe sila. Probinsya yung karga-karga ka dito, di ba? Buat-buat ka dito, tapos sila may dadadalang manok. Wala pa yung box-box na yan, hawak-hawak lang yung manok. Pupunta sa sabungan para mag-hackpipe. So, na-expose na ako niyan. Basta every weekend yan maalala ko. At saka ang patukano nakikita ko, palay lang yung binibigay sa manok. Wala pa yung mga, tulad ng mga patuka natin na ginagamit ngayon, wala pa yan. Ang pinapatoka ng tao noon, nakikita ko doon sa ginagamit ng mga tiyo ko, saging, palay, yan, tapos hackpipe every Sunday. Nagtapos po ako sa public school sa Mambusao, Ilawod Elementary School, tapos nag-high school naman po ako doon din sa Mambusao, Capiz. Pumasok po ako ng college sa University of San Agustin sa Iloilo. 1 year lang po ako doon. After a year, pumasok po ako sa Philippine Military Academy. From there, hindi rin ako nakatapos sa PMA kasi at that time medyo nagkagulo dahil at that time yung tiyempo ng mga kodita-kodita. The Reform the Armed Forces Movement, or RAM, launched several coup attempts between 1986 and 1989. Two of these almost toppled the government and turned brothers in arms against each other. Nagkaroon ako ng second thought doon sa academy
So lumabas po ako, nagkataon naman na binisitahan ako nung nanay ko. Yung nanay ko po ay isang nurse, nagtatrabaho po siya sa Saudi. At that time siguro mga 2 or 3 years kami hindi nagkita ng nanay ko. Parang silakbo ng dugo, na-miss ko siya. Tapos parang ganun din siya. So sabi niya sa akin, kung gusto mo anak, sabi niya, mag-aral ka ng kolehiyo kung saan mo gusto. Nag-try ako apply sa mga university doon sa una. Pumunta ako ng St. Louis University. Nagkaano naman at hindi sila tumatanggap ng transfer. So pumunta ako ng Manila ngayon, from Baguio. Nag-apply ako sa University of the East. Ngayon, binigyan ako ng parang entrance test na pag makuha ko daw yung 90% doon sa entrance test nila, pwede nila ako i-accept as transferee. So, pinalad naman ako, nakapasok ako doon. Nagkuha muna ako ng kurso na engineering. At the time, medyo hindi ko pa alam kung ano talaga yung kurso na kukunin ko kasi from University of San Agustin, civil engineering yung kurso na kinuha ko before ako pumasok, before ako nag-join sa PMA. Pero pagdating ko doon, nakita ko yung trend that time na halos papasok na sa technology. So naisip ko may bagong kurso sila na ino-offer doon sa University of the East, which is yung Electronics and Communication Engineering. Nag-decide ako na yun yung course na kinuha ko. Just na-qualify naman ako doon sa entrance test na binigay ng University of the East. Tinapos ko yung ECE, instead na 5 years, tinapos ko lang siya ng 4 years. Tapos, pagka-graduate ko ng ECE doon sa UE, pumasok ako sa British company. While nagre-review ako, self-review, after a year, that was way back 1992, kasi nag-graduate ako ng 1991 sa UE, 1992, lumabas yung board exam sa ECE, so isa ako sa pinala doon. Pangarap ko talaga doon maging piloto. Yan talaga yung gusto ko noon. Kaso lang, sabi ng lolo ko, hindi natin kaya yan. Naghanap ako ng ibang alternative. Hanggang yun nga, napasok ako sa PMA, napunta ako ng Manila. Yun yung kwento nung buhay. And then the rest pare is history na. Ako naman pare, kwento ko na sa'yo yung background ng ano ko. Ang tatay ko, sa Mindanao siya nakabase. I met my father at the age of 22. Professional na ako. Kung ano naman yung ano ng nanay ko, kanila yan eh. Kasi anak ako ng tatay ko sa labas. Parang ganun. Maganda ang buhay ng tatay ko, mayaman sila. Pero yung nanay ko, even a single centavo, hindi siya humingi ng suporta sa tatay ko. Parang gusto lang panindigan na kaya niya, ganito, ganito. Pinanganak ako, mother kong bata pa eh, 19 years old siya. Nag-aaral pa siya. Parang ganun. Tapos, alam mo naman nung araw, iba yung medyo conservative pag ano, iba. Hindi katulad ngayong araw na medyo open tayo. Kaya hindi na ako nagtanong ko ano pa. So nakita ko lang na sabi ko, kailangan ko magsumikap. Makaahon din kahit papano, magkaroon ng comfortable na buhay. So I was really so blessed. Narating ko yung kalagayan ko ngayon. Hindi ko naman pinangarap, hindi ko rin iniisip. Ano lang talaga, God's will na tawag dito, sipag, tiyaga. Yan lang importante at saka determinasyon, malakas ang loob mo, buo. Yan ang puhunan natin dyan, pre. She was so proud of me na nakita yun na ganun, naging professional ako. Okay naman, malungkot, masaya. Kasi, siyempre lahat na nanay, nangangarap, di ba? Para maging successful din yung buhay ng mga anak nila. So, I would say, so yung nanay ko, isa sa pinakamasaya na nanay. Ayan. O ano yung, ano, tinanggap ko. Sabi mo, saan ako muhugot ng lakas? Sisimba ka, Sunday. Makita mo sa church, papasok, may holding hands, tatay, nanay. Tapos ikaw parang isang tabi.
nanonood ka, nag-wish ka na sana ganun ka din. Yung father ko, for a while, nagkaroon naman kami ng bonding at saka yung mga half-brother, half-sister ko, naging okay naman, tinanggap naman nila ako. Alam mo, parte ng pamilya, lahat naging maayos yung pagtanggap nila. Yun, sad to say, he passed away mga, I think, 3-4 years ago, yung tatay ko. Pero wala naman akong, wala naman akong regret kasi, sabi nila pa rin, there's no perfect life, di ba? Nag-work ako doon sa British company for less than a year, siguro mga 7 or 8 months. Nakikita ko yung future ko. Sabi ko, magpapasok lang ako ng traditional job. Pasok ako ng 8 o'clock, lalabas ako ng alas 5. So mabagal yung progress nung ano natin. Nangarap din naman ako na maging businessman kasi nakita ko kung may sarili kang business, medyo yung pag-angat mo maganda. Wala namang masama kung mangarap ka talaga. I started my business with 5,000 pesos capital. Yun yung savings ko. Nakita ko that time, medyo maganda ang peak ng telco. So, nagbakasakali ako, nag-resign ako doon sa British company. Which is maganda naman na exposure ko doon. Pinatrain nila ako sa Europe, Asian country, being an engineer. Tapos, yun lang, may mga misunderstanding kami nung boss ko kasi Briton eh. At saka yung wife niya, Chinese. So I decided to resign and then I set up my own. In a 1 year time, since sasakyan ko yung telco, mas malaki pa ako dun sa boss ko na yung British. Nagka-employ ako ng over 1,000 people sa company ko. So, tapos that time pumasok yung telecommunication business nung inopen ni Ramos yung telco. Inopen niya ngayon yung market. Pumasok ngayon yung Globe Telecom, Islacom. So nagkataon na yun, nung sa trading company ko sa Manila, maliit lang yun kasi ang nag-umpisa ako sa mga inside wiring, pang data. Doon ako nag-start. Nagbebenta ako ng mga connectors, mga telephone accessories. Para naranasan ko, gusto ko sumakay ng jeep. Hindi ako pinapasahe kasi may mga bit-bit ako. Yan yung hirap na ang hirap na dinanas ko that time. Tapos, unti-unti, nagkaroon ako ng break. May customer ako na Lucent Technologies, which is yung AT&T. Nung nagmi-meet sila, may kamiti siya na yung kausap ko doon si Attorney Umali. Yun yung governor ngayon nung Nueva Ecija. Dati siyang procurement manager ng Lucent Technologies or yung AT&T. I started from there. Nakita ko yung pinag-uusapan nila about project dito sa doon sa Cebu. Ngayon, yung project niya is under Isla Communication. Nag-roll out sila. Tapos, ang contractor nila, mga Japanese company. May mga problema sila, hindi namin meet yung deadline. Tapos, ako kasi naiintindihan ko pinag-uusapan nila. Ano mo about outside plant? So, nag-suggest ako na kung anong magandang gawin. Binigyan niya ako ng project dito. Wala pa akong kaalam-alam sa Cebu. That time, siguro, mga worth 5 million or 6 million na project para na kung, alam mo, kasi sanay ako sa mga project ko, tag 50,000, 100,000. Eh, lang yung malaki na sa akin yan. Nagkaroon ako ng mga siguro tao ko doon, mga more than 2,000. Kasi may hinahabol sila na in the span of parang 1 year or 2 years, kailangan ma-meet mo yung 13,000 of lines para ma-maintain nila yung license nila sa telco na binigay ng government. So, kunyari, 300,000 dapat ma-deliver ni Islacom ng 1 year. Ang trabaho namin that time, maalala ko, 24 hours halos, continuous. So, I started from there, pare, from 5,000 pesos capital hanggang lumaki yung company ko, which is yung SLL International Cable Specialist Corporation or Cable Specialist. Pagkatapos ng project namin sa rollout namin sa Islacom the time, binili ngayon ni Globe yung Islacom. Kami na nagmi-maintain from that early 2000 hanggang this year, 2019, yung company ko ang nagmi-maintain sa Globe Telecom sa whole Visayas. Para kaming bumbero, 24 hours naka-standby tao ko, whole Visayas, yung buong team ko, pag may putol yung fiber o may putol yung copper, may natumbang poste o may nasira na anything na related sa backbone, fiber optic backbone, copper, so mga may mga preventive maintenance kami para maiwasan yung mga
downtime. So I have dedicated people intended for Globe until now. Kung makita niyo dito pare yung proseso kung paano si Globe, wala talagang red tape kung paano ang bidding, kung paano ang procedure nila, paano ang process. Napakalinis. Zero corruption, nothing. Masyado silang stricto sa mga tao nila. To the point na nag-hire pa sila ng third party para lang i-evaluate yung proposal mo, yung costing mo, kung tama ba o mali. Sobra ba o tama lang. Pagdating naman sa amin, as a contractor, kami din. Kasi AAA contractor yung company ko pare. That's one qualification kasi para maging at least ma-qualified ka sa PNDT Globe. Magkaroon ka ng kaso sa any government agency, hindi mo na ma-renew yung license mo. Wherein, yun yung requirement mo para sa accreditation, yearly accreditation na ginagamit namin sa Globe at saka sa PLDT. Kung ang project mo piso, di-declare agad yan sa BIR piso. Kaya hindi ka po pwede mangdaya kasi naka-online kami. So you have to pay tamang taxes talaga. Alam ko, kayang-kaya naman natin gawin yan. Tamang implementasyon at saka samahan. Political will. Kailangan mo lang political will. That's the right word there. When I started my business, pare, way back 1993, 94, yung pliyado ko, nadagdagan lang yan. Dumami ng dumami, pero yung mga first employee ko hanggang ngayon, nandito. Yung anak nila, graduate na, nagkaroon ng asawa, may mga pamilya na rin, pero nandito pa rin sila sa akin. Why? Dahil, pare, lahat ng benepisyo na binibigay natin, kailan ibigay sa kanila, binibigay ko. Mayong aga, kasabong, ako si Maribel Timbas, asawa ni Milo, gatrabaho sa Blue Blade Farm. 21 years na kami diser, diri na kami tumanda, diri na kami nangapo. Nakatapos ang mga anak ko dahil kay Sir Sunny Lagon. Ang akon mga anak, boss, apat. Ang isan, ang duwa ko, nars. Ang isa ko ka nurse ato sa Abu Dhabi. Ang isang culinary arts na doon man sa Abu Dhabi sa hotel gatrabaho rin. Kadako-dako ginsangin bulig sa amo ni Sir Sunny kay siya ang nagpa-eskwela sa mga anak ko. Elementary hanggang high school hanggang college. Ang amon lang loyal, yan lang ang gusto ni boss nga loyal kami sa iya. Kag alagaan sa akong tagaluto. Ako ang nag-aalaga diri pag-abot niya. Matawag na sa akon. Dahil lutuan mo ko da sa isang paborito ko. Alam ko na ako anong paborito niya, mga gulay. Yan lang ang ginaluto ko sa isda, gulay. Yun, gusto-gusto yan na. Hindi kami sirgi na pabayaan. Ang tingin niya sa amon daw utod lang. Kag, hindi mo pagsilingon nga ano sa bugalon kay kabuot-buot man sang amo namon. Si Bosani, pag mangayo kabulig sa iya, ara dayon. Wala gidsang hindi. Puro lang yes. Ganon siya kabait, sir. Amo na nga nagdugay man kami di sa iya, kahit tungod nga, ang pagpalangga namon sa iya, kahit magsiling kami magtanda na gusto na namon mag-retire, hindi namon magawa. Kahit tungod nga, ang amon nga utang na loob. At saka kung iwanan namon si Sir Gaya ako nang maedad na sana kami, sabi ko kay Milo, mag-retired na ta. Ayaw man ni Sir mag-retired kami, kay malungkot man daw siya. Amo lang siling niya, kay ti ang tingin niya man sa amon, daw utod yan na lang kami. Niya day, abi mo, ang tanaw namon sa inyo ni Milo, daw magulang ka na, magulang na, na mikuno, magulang yan na kami. Niya sa kadugay-dugay ng diri ka mo, kung maghalin ka mo, kasubo man, niya abir man na magtigulang ta, hasta mapatay ta, upod na lang kita tanahan, diri, mag-retired. Hindi daw na-touch man kami ba, sir, umiyak man ko. O, amo na nga, hindi man namon si Sir Sunny mapabayan. Amo lang nang kuha niya si Nyaday kahit hindi. Total, may edad naman kamo ni Milo. Kung gusto niyo magbakasyon, siling lang kamo. Kay pabakasyon nang ta kamo. Kali hindi man namon mabayaan di Sir ang manukan. Kay wala man may mag-asikaso. Pero okay na kasi hagan-hagan na lang amon trabaho ni Milo. Diri na lang kami. Tingin-tingin sa manukan kung anong sugo niya. Amo na lang na.
wala naman ano, feeling ko okay naman ang among trabaho. Di, minsan galing parang malungkot ka rin. Nga masaya kasi wala naman sa tabi mo mga anak mo dire. Pero kung hindi dahil kay boss, hindi nakatapos sir ang mga anak ko. Totoo yan. Ayun na nga kung ano siya kabait, yun ginasuklian na mo ni Milo. Ginaanugid namon ang amon trabaho nga hindi gid maging masama kami sa boss namon. Tiwala lang. Hasta, halimbawa, kung mag-retired kami, wala isiling si boss sa amon nga kami nagahimo malain. Nung kagid sir, dignidad lang ang akong ginahingi kasi wala kami pinag-aralan. Doon lang kami kay Sir Sari sa 21 years, niya day tigulang na kamo, wala na kamo trabaho. Andere na lang kamo mag-retired. Kaya maalagaan ka pa namon. Maalagaan niya pa daw kami. Oo muna, sir. Muna nga, siling ko, sige, sir, ah. Okay lang. Palang ka namon si Sir Sanin. Muna nga, dodri na lang kami matigulang guro, sir. Masaya rin kami, sir, nga malungkot kasi sila nakatapos na. Maganda na rin ang buhay nila. Kag kami, wala naman medyo problema sa... Ang amon nang nakban ang kasubo ba, sir? Na malungkot kami na dalawang taon, isang taon kami magkita. Wala tayong magawa, sir. Kaya yan ang buhay. At di sila, nakatapos sila dahil sa amin, kagtulong ni Sir Sani. Yun na lang. Minsan, ano na lang kami ni Milo, simba-simba. Minsan, kung may sabong sa Resort World, sama-sama rin kami. Si Boss Sani, masabi ko lang, wala ko gapabugal. Sobra kabuot. Sobra mag, kung ibigaya sa tao, magbulig. Sobra magbulig. Perte, hindi lang ko kasiling kay nga ah. Sa 21 years namon, wala gig ko problema. Tanan di, minsan ako pa nakasimangot, gaan pa na ni Sir Sani mga manok. Magbalik-balik man di rin sir, magpangayo manok sa amon. Dalawang taon, ara na naman. Dalawang taon, ara na naman. Sige, ano sabi ni boss? Sige, tagain lang damil. Dahi may matawag na may makagtot at tagain yung manok. Niya bulig na lang na sa iya para maka-breeding man sila. Ganun si Sir Sani, sir. Ganun kababait. Maalwan. Hindi siya dalok. Kasi kami, pag siling namun to, may problema kami. Ara dayon. Masiling sa pa-check up ka mo. Ako na tanan kay Dre ka mo. Nagtigulang sa akon. Sige, pa-check up ka mo kung anong mga sakit niyo. Kaya ako na nabahala sa inyo. Amo na ang siling niya sa amon. Sirti kami, masaya naman ni Milo. Ay, magsiling man si Sir Sani ko, ano ang marinig mo sa iya, yun ang totoo. Kasi gaya yan, mga edukasyonal, ang dami niya pinapaaral yan kahit hindi pa sa congressman. Ano pa kaya kung congressman yun? Di ba, sir? Marami sa nabuligan. Ang mga simbahan, ginatulungan niya. Kung sino din nga tao makagtundi, ginabuligan niya. Ano pa kaya yun, sir, kung congressman? Ayun ang tan. Mas gusto ko man gani si Sir Sani mag-congressman kasi marami siya talaga matulungan. Sobra, sir. Ang sabihin nila si Sir Sani, kung halimbawa mag-congressman, maging kurakot, hindi yan. Kasi alam ko yan si Sir Sani, lumaki yan sa hirap. Ganito pa lang ang farm, maliit pa lang, pinalaki niya, lumago, at saka paunti-unti, hindi naman kasing yaman si Boss, kasi sa paunti-unti, marami sang kakilala na hanggang marami na sa mga negosyo nga nakukuha, sir. Kasi kita-kita namin sa 21 years eh. At saka lumago rin ang farm niya na ganito, kami ang humahawak. At saka hindi naman, ano sir, nagcha-champion naman si Sir Sani, marami naman siya business. Hindi ganun si Sir Sani nga mangkurap. Ano ikurap niya? Kulang pa yan siguro itulong niya sa tao ang sweldo niya. At saka yung halimbawa kung may mga budget sa pangbigay niya yan sa mga mahihirap. Hindi naman ganun si Sir Sani sa totoo lang, sir. Napakabait na tao yan. Kahit sabihin nila nga, ay boss mo yan. Ay totoo naman kasi alam ko naman eh, dito kami 21 years. Oh, alam ko kung si Sir Sani masama. Noon niya, sir, ikwento ko sa iyo ha, may magnanakaw dito. Sabi ko, ipapatay natin, sir. Ay niya, wag, pangit yan. Hayaan mo na lang, i-dismiss mo na yan ang kaso. Ipinadismiss, kasi manok lang yan eh. Oh, ganun ka bait si Sir Sani. Alam ko kasi, sir, ako pag dito sa ako nagapakain, lahat, kung anong gusto niya, parang kapatid ko na nga siya.
Eh, dito sa noon, yung hindi pa sa busy masyado, hindi pa sa sumasali sa politika. Sa 21 years kami noon, nalaala ko, si Sir Sunny, hindi mo masabi na siya ay boss namin kasi ang damit niya yan. May mga butas-butas. Tapos mag-ikot yan dito, parang hindi sabihin ng buyer nga saan si Sir mo. Hindi ko, ayan oh, si Sir namin oh. Naka-shirt lang. Eh, paano makilala yan? Kasi busy yan sa manok. Buong hapon yan, magmanok na lang dito, ikot na ikot. Noon yun, sir, yun ang busy sa trabaho niya. Masipag talaga yan si Sir Sunny. At saka noon hindi pa siya yung una ya dito. Nakatutok talaga sa manok. Minsan tawagin namin yan, magkain na sa alas 3, alas 2. Oh, totoo yan, sir. Ganun yan, minsan nalalamig na lang ang pagkain. O, tibayaan ko na lang, hintayin na lang namin kung hanggang ano oras ang matapos sa mga manok niya. Oo, sir, kasi yun ang gusto niya, mag-produce ng maraming manok, makatulong sa mga tao, sa mga pamilya-pamilya, nga kung halimbawa, maghingi sa kanya ng hanap buhay, hindi, mga manok na lang ibigay niya para pang hanap buhay sa tao. Sir Sunny, alam mo yan kung gaano ka namon kapalangga, kag... Ang bullying mo sa amon, sobra-sobra, hindi na namon masuklian kung gaano ka kabuot nga tao. Ang pagbulig mo sa amon, sa 21 anyos kami dire, ang Diyos na lang ang bahala sa imo, nakaluyaan ka pa mayong lawas. Basta, ari lang kami pirmi sa tabi mo, sir. Nandito lang kami ni Milo. Mahal na mahal ka namon. Magandang araw po mga kasabong. Ako po si Milo Timbas, farm manager ng Blue Blade Gem Farm. Kasi dati na sa sukat ako, doon sa nagpasyal sa akin, sabi niya magpinansya, magsali daw sa World Slasher. Di nag-World Slasher kami, doon kami nagkuha ang manok sa Bacolod. Kaibigan niya rin na ano doon sa kay Edsilio Yasin na maganda naman ang score kasi runner up kami. Pagkatapos sabi niya sa akin, sinausap yung misis ko na gusto niya doon na kayo sa ano, doon na kayo sa San Pablo, may bili tayo farm doon. Di medyo alanganin pa kami kasi bago lang kilala namin si boss eh. Nakapanalo kami sa World Slasher. Lahat na pinanalo niya, binigay sa akin. Yung postal lang kinuha niya, yung nakuha doon sa runner-up at saka ano, binigay sa akin. Di, tuwang-tuwa ako. Ngayon lang nakahawak ko ng pira na malaki. Sabi niya, punta ka ng San Pablo, doon mapagawa tayo farm. Ang mga anak ko doon na nagpa-aralin. Ako na magpa-aral yan. Maliit pang mga anak ko. Nang lumipat kami dito, ang anak ko, grade 5 ang panganay. Tapos, ang sunod, grade 4. Ang isa, hindi pa nag-aaral, ano pa, grade 6 pa. O ngayon, nakatapos na. Dito na ako na katapos na sila lahat. Di, si boss lahat ang nagpa-aral yon. Pag sinabi ko wala pang bayad sa school, nandiyan na lahat. Sige, kuha lang ng pira dyan. Kung may pira ka dyan, kung wala, sabihin mo, padalan kita. Hindi, si boss hindi nag-ano sa pira. Bigay ka agad dyan kung ano. Hindi, nag-hindi yun. Mag-retire, may sabi ko to kaya sa kanya to, matanda naman kami, mag-retire na kami. Okay naman siguro atin, ano. Hindi, sabi niya, kung pwede, dito na lang kayo tanda. Eh, siguro may plano pa si boss para sa amin. Di, medyo ano. Medyo manungkot din na ano, bayaan namin. Pero ngayon okay naman. Hindi ko boss na pagyabang nga. Yung service namin, Land Cruiser na si Conan na binigay sa amin. Di sabi ng asawa ko sa kanya. Sabi ito, sasakyan namin, medyo mainit pag tanghali, mainit talaga. Nag-anong aircon, nag-bisyo. Sabi nila, bili tayo bago.
Ayun nga, isasunod na linggo, ano kami, binigyan kami ng pick-up na bago. Si boss ka kasi matulungin yan, kahit sa hindi kilala ng mga tao. Ang dami nakikita na mga medyo mahirap, walang ano, baka gusto yun makatulong sa mga ano, sa mga tao na mga kapos, ba? Halimbawa hindi maka-afford ng bahay, mabigyan nila ng ano, ng pabahay. Ang katulad niya sa ano, dito lang ako, kunan ko base dito sa amin. Lahat ng tao pag magkasakit yan, napadala sa ospital, sa kanya lahat yun. Hindi yun, ano, hindi sa dito lang sa amin. Eh kung mag-ano siguro, baka makatulong yan sa mga ibang mahihirap. Matulungan natin si Busani sa Ako Bisaya Party List. Pasok natin sa Kongreso. Marami pa siyang matulungan ng mga mahihirap. Katulad namin dito sa amin, lahat, 21 years na kami dito, gumanda rin ang buhay namin. Dahil sa kanya, napatapos yung mga anak ko. At saka yung mga ibang mga anak, mga ano niya, yung napaaral niya. Baka pag makaupo na sa Kongreso, sigurado madaming matutulungan niya ng mga tao na mahirap. Sana po tulungan niyo kami, Busani Lagon, number 92, Ako Bisaya Party List. Mahal na mahal ka namin. Good luck ng boss. Mayroon pa nga ako dyan, pare, na tao dito, tao ko sa farm. Ito, hindi ko makakalimutan. Pangalan niya si Paing. Okay? Si Paing, ano yan, parang tinatawag ko na Jack of all trades, master of none. Kahit ano ipatrabaho mo siya, kaya. Kahit hindi kaya, sasagutin niya, kaya. Alam mo, ngayon, mga anak yung asawa niyan, tatawag sa akin, boss, mga anak niyo yung asawa ko, kailangan ko ng tulong, geto. Sige, ako bahala. Okay. Ito ngayon, yung anak niya, ng anak, tatawag na naman sa akin, boss, yung anak ko, mga anak, baka pwede mo akong tulungan, geto. Alam mo, kung pwede lang sagutin ko, Paing, buti sana kung ako ang nagbunti sa asawa mo, sa anak mo. Pero alam mo, pare, yung relasyon na yun na basta kaya ko lang, tinutulungan. Alam mo, hindi yung relasyon namin, hindi yung empleyado ka, ano, hindi yung samahan, yung relasyon sa kanila. Yung mga tao ko, yun yung kasama ko kung paano ako lumaki. Kaya kung anong kailangan nila, anong maliit na bagay na kaya ko ibigay, malaki man o maliit, binibigay ko sa kanila. Kaya ganun din naman ang suporta na binibigay nila sa akin. So, ganun na yan, pre. Ang importante yung relasyon mo sa mga tao mo, no? At saka kung paano kayo nagtutulungan. Magandang araw po. Ako si Rafael Aquiles Jimenez po. Nag-start ko dito sa pagtrabaho ko sa Sir Sunny, 1997. Ako ang gumagawa sa bahay ni Sir Sunny doon, hindi ba Sunny doon sa Cebu. Pagkatapos doon, nagtrabaho ko siyang bahay, ipareport ko niya doon sa reclamation doon sa opisina niya. Yung gidala ko sa iyang kuwan, siyang supervisor doon sa Toboso, Negros. Ako yung ipapagawa niya doon sa ilahang project doon sa Reslupad. Pinapunta ko ni si Sunny dyan sa Paranaque. Tapos may pinapagawa niya sa bahay niya doon. Mga isang taon ko doon, gilipat ko niya dito sa San Pablo. Ito nga ang pinapagawa niya dito sa akin, San Pablo, doon sa San Lorenzo. Mga tipi, mga construction, lahat ang pinagawa niya doon sa akin. Nakuanto dito, pag nabili ito niyang lupa dito, ilipat naman sa kunya dito kunya ipalagay. Yung hanggat na nagtagal ko sa kanya, medyo may nagtiwala naman siya sa akin sa akong mga trabaho. 2002, sinabihan ko ni Sir Sunny na bakit dilihin mo dalhin mong pamilya dito. Ay sabi ko, sinagot ko siya, Sir, nag-aaral kasi ang mga bata ko. Sabi niya,
sige, dalhin mo dito, akong bahala. Tawagan mo pamilya mo, paridi lahat lang gamit. Napunta ko akong asawa doon sa opisina, kuha ka doon pamasahe, papunta rito sa Maynila. Sabi ko, yun mo to nga, pag kuhan doon, tinawagan ko si Sir Sunny, ko sir, ang akong pamilya nandoon na sa opisina. So, sige, ikuhan mo yun kay, akong kuhan, basta makapunta lang dito sa kuhan yun, akong bahala. Ako ipahatod yun sa San Pablo, sa tirahan nyo, ako nang bahala lahat. Oh, dito na sa nag-aral akong mga anak dito. Hanggat na tapos sila sa pag-aral, ang mga anak ko dito nakatapos, tatlong anak ko dito nakatapos sa San Pablo. Ang panganay ko, IT, 4 years. Tapos ang pangalawa ko, IT din, 2 years. Ang pang-apat kong anak, ang natapos, accountancy. Sa tulong ni Sir Sunny Lagon, na nakatapos akong mga anak. Yung lahat ng sinasabi niya sa akin, yung noon pa yon, yung sinabi niya sa akin, eh, gagawin mo yan. Yung mga linya ng tubig, huwag kang mag-alala, akong bahala sa iyo. Sa kurente din, sabi ko, sir, baka mahuli ko. Ay, wala akong lisensya. Siya, akong bahala. Walang problema, lisensyado ko. Yan, lahat ng ipagawa niya, kurente, tubig, mga construction, kinakaya ko naman yun. Hanggang ngayon, na-master ko na nga mga gipapagawa ni Sir Sunny sa akin. Mag-text ka lang sa akin kung anong kailangan mo. Tapos, binigay naman niya sa akin. Muna nga, hanggat na nakatapos akong mga anak dito. Lahat ng gikuha niya sa, lahat ng kinuha ko sa kanya, hindi naman siya nagkuha. Hindi naman siya nag-ayaw sa akin. Basta kayo na suportaran niya lahat ng mga anak. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Sir Sunny, salamat sa pagtulong mo sa amin. Mga anak nakatapos. Katapos kong anak, sobrang kabait mo sa akin. Sir, salamat sa mga payo mo sa akin noon pa. Lahat ng mga sinasabi mo sa akin, sinusunod ko naman. Yung mga kuan mo nga kailangan pag-aingatan ang trabaho mo diyan parang kuan magkakasama tayo palagi pag maka upo to sa kongreso ako gani natulungan ko niya sa lahat ng pangailangan ko pag maka upo siya sa kongreso lahat tayo tutulungan tayo niya boto natin si Engineer Sunny Lagon number 92 ako Bisaya Partilis. Magandang araw. Ako po si Beth Reyes. Kasalukuyang nagtatrabaho sa SLL International Cable Specialist ng 23 years of service. Simple lamang po ang masasabi ko kay Sir Sunny. Mula po noon hanggang ngayon is ganun pa rin siya, walang pagbabago. Isang generous na boss, madaling malalapitan, hindi lamang po approval ng sa office, kundi pati po yung mga personal namin na pangangailangan is madali po siyang malapitan. Natutuwa po kami, actually nalaman po namin na tatakbo siya, natutuwa po kami, kasi po hindi lamang po empleyado ang maibabahagian niya ngayon ng kanyang pagiging generosity, kundi pati na rin po ang buong bayan. Magandang araw po. Ako po si Rodel Aguilar. Ako po yung foreman ni Sir Sunny Lagong sa kanyang mga construction. Since 2013, nung ma-meet ko si Sir, minsan pina-extra lang ako ng kumpare ko, sinama niya ako. And then yun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa kasalukuyan. Kaya si tatakbo ngayon,
yung blessing niya, gusto niya i-share naman sa iba, hindi na para sa sarili pa. Pag maluwag ka sa blessing, tuloy-tuloy din ang blessing sa'yo. Number 92 sa Balota, Engineer Sunny Lagoon. Samahan po natin mga kapatid at tayo matutulungan ng taong ito. Tulong-tulong po tayo, boto po natin. Good morning po. Ako po si Ian Paul Tison. Isa po akong liaison officer dito. 4 years na ako dito, sir, kay Sir Sunny. Sobrang bait niya po. Matulungin siya. Tapos, lahat ng mga staff, mga tauhan niya, kung kailangan ng tulong, natutulungan niya talaga. Magandang bagay po ito para sa ating lahat kasi meron tayong boss na tumatakbo na katulad niya. Maganda po itong plataforma niya na libreng edukasyon, legal assistance, saka kalusugan at kabuhayan. Ako rin po ay lubos na nagpapasalamat sa aming kay boss, Engineer Sunny Lagoon, dahil sa sobrang bait niya po sa aming lahat ng staff niya. Inihiling ko po lahat ng mamamayang Pilipino na suportahan natin ang ating boss, Engineer Sunny Lagoon, number 92 sa Balota. Ako Bisaya Party List. Ako pare, I'm very straight person. Pag nag-usap tayo ng uno yan. Hindi ako pwede maging dos, maging tres, maging kwatro, maging sinko. Pag nag-usap tayo ng puti ako. Ganun tayo, ganun ako. I started my business with 5,000 pesos capital size, what I've said. Ang tiwala ng tao, yun yung puhunan ko para napalago ko yung business ko. Until now, yun yung ganun ako pare sa tao. Relasyon, importante sa mga kasamahan natin, sa mga tauhan ko. Ang relasyon ko sila, hindi tauhan, kasamahan ko sa negosyo. Kakampi ko yan sila o hindi ko sila tinitreat na ibang ano, kundi kasama ko, para mga kapatid ko. O anong kinakain ko, yun din kinakain nila. Same. Kakilala po kami ni Sunny dun sa trabaho namin kasi we are in the same business with the telecommunication contractor with Globe and PLDT. Accidentally, nag-meet kami sa isang meeting sa Sabong with one of our lawyer from Cagayan de Oro, and then I just met Sunny again. So we just talk, and then after that, it's a history na siguro alam niya, siya yung best friend ko eh. Every birthday niya, February 2, I've been in Cebu always. Nagse-celebrate kami, mahaba na rin ang pinagsamahan namin. Actually po, si Sunny, napaka-humble niya ho, tsaka honest. As kaibigan. Hindi ho kami nagtatalo sa pera. Talagang totoong siyang kaibigan, no? Totoong tao po. Kung mapapansin niyo po si Sunny, para ho siyang dinagagalit sa tao eh. Actually, biglang tatawag ho sa akin yan. Pare, may problema ako sa empleyado ko, ganto-ganto. Ayaw niyang tanggalin. Kahit galit na galit siya, ayaw niyang tanggalin. Paano daw niya, ano daw gagawin niya para mapasunod niya? Sabi ko, pare, isa lang yan. Talagang tatanggalin mo. Otherwise, magsasuffer yung company mo. Pero sa kanya, hindi talaga niya kayang kausapin na gano'n. Lahat ng kapatid niya, napakalapit sa kanya. Hindi ako kami nagkikwenta eh. Pag may pinasok ko kaming transaksyon, wala ako kaming kwentahan. Ayun ho, yung baho makikita niyo sa tao na totoong kaibigan po. Last time na nag-birthday siya, nung 50, sabi niya, pare, iba na yung iniisip ko ngayon. Gusto ko parang makatulong na ako sa, yung bang sa bansa. Even, hindi lang mo sa bansa, sa tao talaga, pwede ba akong tumakbo ng ganito? Pare, kung kaya mo naman, why not? Diba? At saka ho, alam ko marami hong matutulungan, especially ho, talarangan ng mga kagaya po sa mga nagmamanok, marami ho siyang matutulungan, even hindi lang ho yan. Kasi alam ko ho, si Sunny, focus talaga ho siyang tumulong. Kung ano yung kailangan na tulong, hindi ko man naibibigayan lahat, pero I make to a point na nakakatulong ako in my little way. Kung kaya ko yung mga nire-request nila lahat, ina-accommodate ko lahat yan. Pag hindi ko naman kaya, hintay ka na paluwing day, baka kaya ko yan. In return, nakita ko naman yung tinatawag na loyalty ng mga tao sa akin. Napaka-loyal nila. Suportahan po natin Engineer Sunny Lagoon, number 92 sa Balota. Ako, Bisaya, Party List! Tsaka, sa akin kasi pare, importante yung respeto. Honest, kasi you have to set a very good example with sa tao mo para alam mo, sumunod sila kasi kung makita nila yung leader nila loko-loko, it will follow. May domino effect din yan. Kaya dito mga tao namin dito, medyo piling-pili.
very professional kahit maliit man yan. Sabi mo man yan, mga ordinary na worker dito. Pero ang treatment ko sa kanila ay pare-pareho. Suportahan po natin, number 92 sa balota, Engineer Sunny Lagun. Ako, Bisaya, party list. Gusto ko gumawa ng magandang legacy sa pamilya, sa mga anak ko, sa mga tao, sa mga lahat ng mamahal sa atin, saka lahat ng mga kababayan na kailangan tulungan. Na one of these days, na makita nila na, alam mo, pag pumanaw tayo, mayroon tayong magandang bagay na iniwan sa kanila. Na mayroon yung pagbibigay ng magandang serbisyo sa kanila. Lahat ng mga pangailangan, ngayon lang hanggat kaya. Actually, parang mahilig ako sa ganun. Marami akong kawang gawa na ginagawa, hindi ko lang sinasabi. Last year, hindi pa ako pulit na namigay ako ng ambulansya dun sa lugar namin. Alam mo, yung mga maliit na tulong na kaya ko ibigay na nakakatulong sa kapwa natin, yung mga basic services na kinakailangan natin, ginagawa ko yun. So, pag binigyan tayo ng pagkakataon na, let's say, manalo, which is nakikita ko, malaki ang chance natin, ipagpatuloy ko ito at saka ito yung magiging daan ko kung paano ko maibigay sa lahat o sa mga nangailangan yung serbisyo na kailangan nila. So, I would be very happy. Alam mo, feeling natin pare, pag nakatulong tayo, napakaganda. Napakaganda ng feeling mo pag nakatulong ka sa kapwa mo. Ako naman, I was really blessed ni Lord na inabot ko tong estado ko ngayon. I live a very comfortable life. So, yun lang inaano ko, 3 years of my life, makapagserbisyo lang ako sa mga kababayan natin na nangangailangan. Dito sa passion natin sa pagsasabong, madalas ko nga sabihin, pare, na ito ay hindi sugal. Ito ay livelihood din. Tinuturo ko sa mga kaibigan natin, sa mga nag-uumpisa, yung mga bumibili sa akin ng breeding materials na ginaguide ko sa sila. Sabi ko sa kanila, ito pare-pare lang tayo ng hilig. Ito yung passion natin. Ito, kumbaga ito yung happiness natin. No? Part of the culture ng Pilipino ay sabong. Hindi pa tayo pinanganak. Nandiyan na yan. Nasa kultura na natin yan. So, it's how we practice sa life natin. If you do that into gambling, nasa sa'yo yan. Pero, ang sinasabi ko sa nila, we do this into livelihood. Number one, sabi ko sa nila, pag nag-breed ka, let's say nag-breed ka ng 20 peraso. Part of it, isave mo sa sarili mo. May iba naman benta mo. Para may pang-recover ka pabili ng patoka. O, di ba? Pang-gasto-gasto dyan sa manukan mo. Tungkol po sa kaibigan natin, si Mr. Sunny Lagun. Ano? Una ko siya nakilala way back mid-80s sa Araneta. No? Andyan pa noon ang NCA sa Araneta nung time na yon. And siyempre, nung sa time ng UCAP, lumalaban na rin si Boss Sunny. Isa siya sa talagang nire-respeto ng mga magmamanok dito sa ating bansa. Nakatunayan na halos sinweep niya ang buong UCAP time noon eh. Halos kalahati pa lang yata nung series, cocker of the year na si Boss Sunny. Napaka-humble na tao, mabait, masayahin. No? Very light ang personality ni Mr. Sunny Lagun. And katunayan kanina dito sa press con, merong isang press na nagtanong na ano ba raw ang ginagawa ng industriya, ine-employ ng sabong industry. Like mga manggagamot, mananare, Cristo, handlers, kung anong ang ginagawa ng industriya. Meron silang sinuggest na kung maaari bang ma-assistihan sila pagdating sa compliance sa mga sa SSS, Medicare, at kung ano pang mga benefits ang pwede nilang masandalan sa oras na hindi na sila nakakapagtrabaho. Nabanggit ko po sa kanya na ito pong ating kaibigan na si Mr. Sunny Lagun na tumatakbo bilang number one nominee ng Ako Bisaya Party List, instrumento na pwede nating gamitin para maisakatuparan yung ganong proyekto. Sa pagkakakilala ko kay Sunny, ever since talagang andito na siya sa sabong eh. Passion niya ito eh. Hindi niya natululubayan. Kung may uupo natin siya sa Kongreso, no? Malaking impluensya ni Boss Sunny para
makatulong sa ating mga sabongero. Sa election sa darating na Mayo at 13, no, personal ko pong hinihiling sa inyo ang inyong boto, ang tulong para sa ating kaibigan na si Mr. Sunny Lagon. Number 92, ako Bisaya Party List. Huwag po nating kalimutan. So marami itong factor. Nasa sa'yo kung paano mo i-apply sa buhay mo. Ako, part of me, sa akin talaga ito ay livelihood. Ang dami kong natutulungan tao sa farm. Diba? Pag bumili ka ng feeds, yung mga... Siyempre, yung mga feed manufacturer na yan, may mga tauhan din yan. Yung kapapasyon na nag-manufacture, yung mga nagbebenta ng mga feed nila. Like yung gamot, ganun din. So it's totally a livelihood because this sabong industry is a multi-billion business. So maraming tao ang natutulungan, maraming tao ang nakikinabang, mga kasamahan natin, dito sa gimpal industry. Alam mo, itong pagmamanok na to ay... As what I'm saying, part ng culture natin, part ng buhay natin, ito yung happiness natin. Kumbaga, kanya-kanya naman tayong happiness sa buhay natin. Itong pagsasabong natin, pag manalo ka, matalo ka, hindi ka masasaktan. I-enjoy natin. Haluan natin ang tinatawag na sipag, tiyaga, at saka lakas ng loob. Yun pare ang naging puhunan ko sa buhay ko. Lakas ng loob. Kasi wala naman akong pera eh. So, nagtiyaga ako, nagsumikap, nagdadasal tayo, na tulungan tayo, na alam mo, the following day, okay pa rin tayo, malakas pa rin katawan natin. Kung anong meron tayong sobra, itulong natin. Kasi tao lang naman tayo pare, wala naman. Pera natin, pag anong mangyari sa atin, naman natin madadala kahit 5. Wala. Ang importante, marami tayong natutulungan. Marami tayong napapasayang tao. Kaya nga tayo nandiyan dyan para protektahan itong gimpal industry natin. Ito ay culture natin ito eh. Ako talaga, number one ako na ilalaban ko itong gimpal industry na maproteksyonan. Hindi ko papayagan yung nangyari sa Amerika na, alam mo, kinatay nila yung happiness ng mga farmer doon, ng mga breeders. Diba? As what I've said, itong sabong ay livelihood ito. Bakit mo papatayin yan? It's a multi-billion business para patayin mo. Diba? Ang daming nakikinabang dyan. Diba? Doktor, veterinarian natin, feed manufacturer, yung mga tao natin. Bakit mo sisirain yung bagay na nakakatulong sa lahat sa atin? Unang-uno, ang unang matutulungan niya po, karamihan ho yung nagmamanok. Tapos hindi ho yung nagmamanok pa ho, tsaka yung mga mahihirap na sa ibang parte ng Pilipinas ho. Kasi nakita niya ho, pag umiikot siya na pare, yung ba pala dito. Una-una yung health, tsaka yung education ho. Tsaka po ang gagawin po namin, actually ho, pag nagkakampanya ho kami, kasama ako dun sa ino-organize nila kung anong gagawin. Ang gagawin niya ho, like ho, dun sa isang probinsya, even in Visayas, every region, maglalagay ho siya ng office. Meron ho siyang staff doon na lahat ng problema, ililista. Para yung kung kailangan ho ng publiko, madali hong marireach. Hindi na pumunta lang ng kongreso. Yun ho ang first step na gagawin ho ng ako Bisaya kay Congressman Sunny Lagun. Lahat po ng region niya, kunyari Iloilo, Dumaguete, Bacolod, and Cebu, maglalagay po siya ng one-stop office. Na about education, sa mga trabaho, and then legal assistance, magkakameron din po tayo. Sa mga kaibigan namin, na mga kasabong ho namin, at saka sa iba pa po. Sana huwag niyo pong kakalimutan, this May, number 92, ako Bisaya, Congressman Sunny Lagun. Kay Engineer Sunny Lagun, partner namin dito sa Pitmaster natin, baka sa Mayo, Congressman Sunny Lagun na. Well, ito lang masasabi ko kay Sunny. Si Sunny, I think at least para tama yung sabi nung kanina, magkakaroon tayo ng boses na yung mga sabongero sa Congress, no? Saka, hindi materyoso sa pera yan. Siguro, kung ano maitutulong sa tao, tumutulong talaga rin yan. Ang ano natin, may prinsipyo yung tao yan. Hindi, nakita mo naman, hindi ka tatagal sa sabunga kung wala kang prinsipyo. So, ibig sabihin, maayos sa tao yan. Kung subukan nyo, wala, sa ngayon, wala tayong pwede ipangako kasi ngayon pa lang siya maging
magiging congressman kung sakasakali. Pero basta umupo yan, si Sunny at nanalo, gagarantiyan ko sa inyo, gagawa ng mabuti yan, hindi masama. Well, itong election na to, I think number 92 si Sunny, paki ano na lang, iboto natin. Lalo na tayo mga sabungero. Pag gumawa ng kalokohan yan, ako kakastigo. Sado po ay guarantee na hindi ho siya magiging kurap. Kasi pag naging kurap po ako, magiging kaaway niya. Gusto niya lang ho talagang tumulong. Ready siya magserbisyo sa publiko. Gusto ko magpasalamat kay Lord. Alam mo, lahat to pare na nangyayari sa akin ay hindi mangyayari kung hindi niya kagustuhan o kung hindi niya bless na binigay sa akin, sa pamilya ko, sa mga anak ko. Magpapasalamat ako sa kanila lahat, sa mga tao ko, sa lahat na supporters natin, sa lahat na tumutulong sa company ko, itong bagong pinasok ko ngayon, itong politics. So, lahat na tumutulong sa akin, lahat ng mga kasamahan natin, lahat na supporters, lahat na tao na tumutulong. Maraming salamat po sa inyo at pinapangako ko po sa inyo na hindi ko kayo talikuran. Lahat na pinangako ko, as what I've said, ay gagampanan ko at gagawin ko po. Yan ang may pangako ko sa inyo. So yung boto ninyo na ibibigay sa akin, malaking pasasalamat sa akin yan. At yun po magiging inspiration ko para po ako ay lalong magsumikap na maibigay ko po o ma-deliver yung mga serbisyo na kailangan ninyo. Maraming salamat po. Marami pong nagsasabi na sa likod ng isang tao ay napakaraming istorya ng buhay. Talaga pong nakaka-inspire na marinig at kahanga-hanga ang hirap na pinagdanasan ni Sunny Lagun kung paano niya naabot ang estado niya ngayon bilang isang napakagaling na negosyante and at the same time, isang kinikilalang alamat na ng sabong dito sa Pilipinas. Si Sunny po ay nagmula sa isang napakahirap na buhay. Lumaki sa kanyang lolo at lola, pero narito po siya ngayon. Nakahandang tumulong sa bayang Pilipino. Kaya tulungan po natin si Sunny Lagun sa kanyang Ako Bisaya Party List number 92. At tinitiyak po sa inyo na pag nabigyan po ng pagkakataong matulungan siya, ay maibabalik niya ang anumang biyayang pinagkaloob sa kanya ng higit pa. Sabi nga niya sa akin, paring Manny, naranasan ko ang hirap ng buhay at ibabalik ito sa mamamayang Pilipino sa anumang paraan na makatulong sa kanila. Sabungero man o hindi sabungero, tulungan po natin si Sunny Lagun para maisakotuparan ang kanyang pangarap na makatulong sa mas maraming Pilipino dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Ito po si Manny Verbano para sa Rated Excellence at Fit Games Media Incorporated.